ang sabi ng anak ko na lang, ang sabi niya, Daddy, Daddy, Daddy. Ang tinig ng kanyang 14-anyos na anak na si Hyacinth na humihingi ng tulong, ang huling naaalala ni Nestor Gabino bago mawala ng malay ng madaganan sa landslide sa Itogon, Benguet sa pananalasa ng Bagyong Ompong noong Sabado. Kasama niya sa landslide si Hyacinth na pilit niyang niligtas. Taga-barangay Luwakan si Nestor, nakatabilang ng barangay Ukab kung nasaan ang malaking search, rescue at retrieval operations na ito. Yung tubig, talagang malakas ang tubig. Nung muna, mga bato. At saka yung susunod, mga lupa. Nailigtas si Nestor ng mga responding backhoe operators ng Benguet Corporation. Nakuha rin ang agaw buhay na katawan ni Hyacinth, pero dead on arrival ito sa ospital. Buhay ng konti, yun ang sabi nila. Pero sa slide, sa subkill, hindi na. Natagalan ho? Oo, ng oras. Kaya, yun, wala na. Kinabukasan na nakuha ang labi ng asawa niyang si Narcisa. Ang buhay ni Nestor, utang daw niya kina Rainier Baldazan at sa mga kasama niyang backhoe operator. Ayon kay Rainier, 12 backhoe operators ang naghuhukay sa pamilya Gabino. Pero may sumunod na mas malaki at mas mapaminsalang landslide sa barangay Ukab. Last nakita ko sila na tumatakbo rin. Hanggang sa nahulog ako, nauna yung ulo ko. Sabi ko, mamamatay na ata ako. Maswerteng nasa itaas lang ang ino-operate ni Rainier na backhoe at hindi siya lubos sa natabunan ng putik. Gusto kong mabuhay, sabi ko. Gusto kong mabuhay talaga. Nagsisigaw ako ng tulong, walang nakakarinig. Nung una hanggang sa nung tinanggal ko na yung bato, parang may nabiyak dito. Sa'yo? Opo. Parang nabiyak ito kaya di na ako makapagsigaw. Tinanggal ko lang yung buta ko para mas magaan na maglakad. Tapos doon nakapaglakad na ako hanggang sa taas. Laking gulat niya nang malaman niyang halos naubos ang kanilang grupo habang nagre-rescue ng ibang kasamahang natabunan ng putik. Masakit din kasi o nga nag-survive ako kaso yung mga kasamaan ko wala na rin. Sa tingin ko sa kanila, no, mga nag-waste ng buhay na bayani. Abot-abot ang pasasalamat niya sa mga minero at rescuers na bumuhat sa kanya ng ilang oras, madala lang sa ospital. Yung mga pulis na nagbuhat sa akin, mga oras na parang nawawalan na ako ng chance na makarating dito sa ospital. Maraming salamat po. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon. May mensahe din siya sa mga kaanak ng mga nawawala pa. Mas marami nawala sa kanila. Gusto kong sabihin sa kanila na malakas talaga ang panalangin. Sana mahanap po sila. Tapos bigyan pa sila ng courage ng Panginoon para malakas pa loob nila. Salima Refran, GMA News.